At least siya may guts, no? Magino niya tayong inahamon. O, hindi katulad ng iba, puro pangaasar lang alam. Pangaasar na, mayabang pa. O, akala mo naman, may experience sa libate, wala naman. O, kung makapag-ano, kung makapagyabang, ay akala mo, napakagaling. Ako, ewan ko. Talagang ano, lumagay naman kayo sa kinalalagyan nyo. Wala namang inurungan si Karashid eh. Lalo na sa mga ganyang hamon. O, si Raymond Kada lang itong putak ng putak, akala mo naman. O, ginoong Raymond Kada, nag-usap na tayo ng maayos. Diba? Sabi mo, magpagaling ako at tuloy natin ang debate. Pero yung mga pahayag mo, no? Nakakarating sa akin, parang below the belt na. Pero okay lang, ganun talaga ang nagmamayabang eh. Nagmamayabang na wala namang may pagmamayabang pa, pambira. May debate ka na ba? Wala pa naman ah. Bakit kung makapagpayabang ka naman, para bang, yung teacher mo nga si Ronald Obedo, si ilang beses kami nagkaharap. Yung mga mentor mo sa Seventh-day Adventist. Obviously, hindi ka satisfied sa performance ni Ronald Obidos, lalo na ang kaibigan natin yan, si Thompson, o lalo na si Jerry Sevilla. Hindi ka satisfied, kaya gustong-gusto mo kong makaharap. Welcome naman. Ha? Sabi mo, gusto mong pumunta rito sa Masjid Al-Burhan, dito na lang tayo. Si Gilir nga, kaibigan natin yan eh. Dito pa natin pinapatulog pagkatapos ng debate. Welcome. Walang personalan. O sige na, ito na yung pagkakataon mo. Yung pangarap mo sa buhay, mabuwal mo si Karashid sa larangan ng debate. O para magkaroon ka agad ng pangalan. Takim mo, wala ka pang, kung baka sa boxing, wala ka pang title, hinahamon mo kaagad yung may title na, at sinasabi mo, talo ako. Pambihira ng mga pangarap naman. tinatanong ka ng mga kababayan natin, may debate ka na ba? Patingin nga, asaan? Nasaan? O yun na, paghahalata ka. Wala nang cheche bureche. Sige na, kausapin mo ako. O baka naman pwede maglambing sa'yo. Ha? O kasi, baka naman pwede tayo magkita rito sa Metro Manila. O kasi, alam mo na. Kaya hindi natuloy yung debate natin at pinapalaki ng issue, ako po'y na-operahan sa mata. Inaamin ko naman yan. At akin pong na-hospital ho ako dahil sa pressure po ng aking mata hanggang sa ako po'y in-schedule ma-operahan. Meron po akong Ahmed bulb sa aking right eye. May bulb po ako rito, implant, para mahigo po yung pressure ng aking mata. Alhamdulillah, normal po ang pressure ng aking right eye. So, yun po ang nangyari sa akin. O sige na, ito na, wala nang keke-boreche, wala nang putak ng putak. Huwag nang magpuputak-putak. Schedule na natin ang debate. Mag-usap na tayo. Hindi ko lang kayang pumunta ng Cavite ngayon. Baka naman pwedeng maglambing sa'yo. O magpasama ka, Gilliard, dito tayo sa Metro Manila. Sagot ko na lahat. Sagot na natin lahat ng pagkain natin sa pre-debate meeting natin. Raymond Kada, ha? Hinahamon kita. Naglalambing lang ako sa'yo. Baka pwede kang pumunta sa Metro Manila. Sapagkat, una-una, medyo may, alam ko, may restriction yata sa Cavite para lang sa pre-debate meeting natin. Sagot na namin yung ating pong kakainin sa restaurant. No? Kung gusto mo, para malapit-lapit sa'yo, sa Samoa, SM Moa tayo mag-meeting. Mag-sabi ka lang sa akin. Kasi alam ko, bawal sa inyong maghamon. O kaya, kung gusto mo, ako hamonin mo, okay lang. Pero ako ngayon na naghahamon sa'yo para matapos na to. Patupad na yung pangarap mo, mabuwal mo ako sa debate. Hindi ako nabuwal ng teacher mong si Ronald Obidos na kaibigan natin si Ronald, na ilang beses na kami nagdebate. Iyon, para kami si Marquez at si Pacquiao. O yun pa, pwedeng magmayabang. Pero ikaw na wala pang experience sa debate. Uhuging ka pa, Morkada. Huwag kang magmayabang. O, pinaprangka kitang magsalita bilang sa isang eksperyensyadong debatista.
Oh, mayabangan ka na sa akin kung gusto mong mayabangan. Pero uhugin ka pa. Wala ka pang experience sa debate. Anak ng teten, kung makapagmayabang ka naman, sobra naman, sobra naman. Kaya parating nyo, hinahamon kitang muli, Raymond Kada, ngayon magaling na ako. Ha? Walang excuse. Kaya na lang naman ako nag-excuse eh, kung nakakaintindi kayo, kung Kristiyano talaga kayo, may pag-ibig, may pang-unawa. Hindi, magaling kayo mang insulto eh. Kunwari lang yung pag-ibig, pag-ibig nyo. Eto na! Eto na pangarap mo, Raymond Kada, eh, parating nyo sa kanya. Eto na pangarap mo na mabuwal mo ako sa debate. Diba? Eto yung mga ano eh, minimit him mo. Eto na. Sige, sabi mo, patutunayan mo. Magtakin mo. Sabi mo, hindi ko napatunayan na hindi Diyos si Kristo. Ha? Sa mga debate ko kay Thomas Richard Thompson, kay Ronald Obidos, eh bakit yan pa rin ang gusto mong paksa? Ang pagka-Diyos ni Kristo? Kung hindi ko napatunayan, eh ano pang ititindig mo? Bakit gusto mo pa rin akong ganyan pa rin ang paksa? Gusto mo pa rin akong makadebate? Same topic. Obviously naman, obvious lang. Hindi ka satisfied sa mga performance ng mentor mo. Aminin mo na, deep inside. Kaya yan gusto mo. Gusto mo, mabigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang paksa tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, mamili ka. Si Jesus ang Diyos o si Jesus ay Diyos? Mamili ka. Nako, wala ka naman bagong sasabihin eh. O ibubulgar ko na. Paano mo papatunayan ang pagka-Diyos ni Kristo? Roman 9:5? Juan 1:1? 1:8-14? Ano? Titus 2:13? Hebreo 1:8? O Apokalipsis 1:8, etc. Ano pa? Colossus 2:9? Ano pa? Unang Juan 5:20? Hebreo 1:8? Diyan lang naman aandar yan eh. Ano pa bago? Ano bago, Raymond Kada? kahit nakapikit ako, eh discuss natin yan kung gusto mo. Obviously, hindi ka satisfied sa performance ng mga mentor mo, kaya gustong-gusto mo tumindig sa akin. Kaya kita hinamon kasi ininsulto mo ang isang ustad ng Islam. Tinapik mo yan, nakilala ka tuloy sa Muslim. Una, hindi ko kilala na ikaw pala yung Seventh-day Adventist. O, magkagayon pa man, nagkasubuan na, sige, hinamon kita. Kaya ako po yung ospital. Hindi totoong may pag-ibig kayo. Hindi totoong nga ganito, ganyan. Hindi ho. Magagaling mo kayong manginsulto. Ibigin ang kao. Hindi totoo yan eh. Napaka-hipokritong pananalita yan eh. Ha? O at least kami, totoo kami. O. Napaka-hipokrito yan. Nakita mo? Magkagayon pa man, eto na, mag-usap lang tayo. Kusapin mo si Gilliar. Kaibigan ko si Gilliar. Malapit sa puso ko si Gilliar. O, makita tayo. Gusto mo sa SM MOA na, ha? O, mag-meeting tayo doon. Weekend. Huwag weekdays, ha? Weekend. O, inshallah, ito po ay matupad na. No? Ako naman maglalambing. Baka pwede ka dito sa Metro Manila. Malapit-lapit yung SM MOA sa Cavite. O, ha? O, yun. Para matuloy na yung pangarap mo. O, di ba? O, para meron ka na mapagmayabang. At pag nagdebate tayo, tinalo mo ko, yun, tsaka ka magmayabang. Tinalo ko ang debatista ng Islam na si Karasid Indasan, hindi yung putak ka ng putak ngayon, wala ka pang napapatunayan. Text mo na ako. Huwag na, wala na. Madami pang teche-boreche. Huwag na, wala na. Ngayon, mag-usap na tayo sa pre-debate para matapos na to. Ha? Huwag na yung, eto kasi ganito. Wala kasi, alam mo, sisiyo yan. Huwag na magpaliwanag. Debate na. Huwag na teche-boreche. O, nag-usap tayo noon. Gawin natin February or March. Magpapagaling lang ako. O, di ba, may mga debate na nangyari sa amin. May mga debate na naganap sa akin. O, di, alhamdulillah, magaling na ako.